isa bang small YouTuber na agaya ko na cellphone lang din ang ginagamit sa pag-YouTube o sa paggawa ng mga video o ng mga vlogs niya. Pwes kung ganon, sakon-sako sa itong video na gagawin natin. Makakatulong sa ito para mapaganda mo pa ang mga video na gagawin mo gamit lang ang cellphone mo. At sa video to, ituturo ko kung paano ka makapag-download ng free-to-use music na walang copyright claim. Tinatanong mo kung paano, pwes panoorin mo tong video to. Yo, what is up sa inyo? At eto na naman si Jongong para sa panibago na naman video tutorial. Itong video to ay para sa mga small YouTuber na katulad ko, na katulad nyo. Tama nga yung narinig mo. Para to sa mga small YouTuber na katulad ko, na katulad mo. Itong video to ay tuturo ko sa'yo kung paano mo ma-download ang mga free-to-use music na walang copyright claim. Tama nga yung narinig mo. Na walang copyright claim. Na pwede mong ilagay sa mga video mo o sa mga vlogs mo na hindi ka makaka-copyright claim. Ituturo ko sa inyo to sa pamamagitan lamang ng cellphone. Ituturo ko sa inyo kung paano siya madadownload ng libre sa pamamagitan lang ng cellphone. So ituturo ko to ay makakapag-download ka ng mga free-to-use music o no copyright claim na music na pwede mong gamitin. Pwede mong gamitin na pang-background music sa mga YouTube video mo o sa mga vlogs mo na hindi ka makaka-copyright claim. Tinatanong mo kung paano, pwes panoorin mo tong video to. Pero bago natin simulan yung video sa mga bago pala sa channel ko click nyo na yung subscribe button at hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video tutorial na ginagawa ko. So paano? Ano pa hinihintay natin? Simulan na natin kung paano makapag-download ng free-to-use music. Let's go! At sisimulan ko na ang ituro sa inyo kung paano mag-download ng free-to-use music. Siyempre, kailangan natin ng cellphone. Ayan, ilalabas ko yung aking cellphone sa screen. Ayan, yan yung cellphone ko. Makikita nyo naman. I-open lang natin yung ating browser. Ayan, pag-open na yung browser natin, i-type lang natin yung YouTube. Tama, sa YouTube na rin siya i-open. Pero browser ang gamit natin. Mag-open natin sa browser ng YouTube. Tama, punta sa desktop site. Click mo lang yung tatlong bilog dyan sa may cellphone, yung tatlong bilog dyan sa may taas niyan. Click mo lang yon. And then, scroll down mo, hanapin mo yung desktop site sa cellphone mo. Tapos, checkan mo lang yon. Pag na-checkan mo na yun, maglo-loading yan, antayin mo lang at pupunta yun sa desktop site na. Medyo mabagal lang kasi yung internet ko, kaya matagal-tagal mag-load. At ayun nga na, desktop site na yung ating YouTube. Para na siyang laptop, tignan o desktop. At kung naririnig niyo yung background music sa video natin, dito ko dinownload yun sa YouTube Audio Library. Para makapunta tayo sa YouTube Audio Library, kailangan naka-sign in yung ating YouTube channel o YouTube account sa YouTube. And then, click lang natin yung profile natin. Ito yung may bilog sa cellphone ko. Click nyo lang yun dyan. Pagka-click nyo nun, may lalabas to. Hanapin nyo lang yung YouTube Creator Studio. Click nyo lang yung YouTube Creator Studio. Yung may bilog, ayan, yung YouTube Creator Studio. So, yun na nga, dito na tayo sa ating YouTube Creator Studio. Ayan, kung nakikita nyo sa screen, ayan yung aking YouTube Creator Studio. Kaya kung makikita nyo sa left side yung mga nakahilera dyan, na isusum ko. Scroll down nyo lang, hanapin nyo yung YouTube Audio Library. And then, click nyo lang yon. Pag lumabas yung ganito na yan, yung parang nakalagay na Google Browser o yung default browser nyo, click nyo lang Google Browser para dito pa rin kayo pupunta sa YouTube Studio na yan. At yun nga, nandito na tayo sa ating YouTube Audio Library. Ayan, nakikita nyo. Ayan yung ating YouTube Audio Library. Ayan yung mga free-to-use music. Ayan o, ni-scroll yun. Ayan, naka-scroll. Napakaraming free-to-use music. Pati yung naririnig nyo sa background natin, ayan yung free-to-use music. Galing yun dyan, dinownload ko yun dyan. Pero hindi lahat ng music dito ay walang copyright claim. Yung iba meron pa rin, pero parang magpapaalam ka sa may-ari. Yung lalagyan mo ng mga disclaimer. Mga ganun.
Alin, yung mga premium music dito, libre yung mga yan, pwede mong gamitin yan. Para mapainggan mo yung mga kanta, para pwede ka makapamili, click mo lang yung parang play button. Tapos pag gusto mo siya i-download, ayun, nasa gilid. Click mo lang yung download na yun, at automatic ka, matadownload na yun. Basta may load ka, may data ka, matadownload na yun. Pwede ka rin mamili ng mga kanta kung makikita mo yan. Makikita mo yan yung mga kategory ng kanta. Kung anong genre yung nahanap mong music. Tapos kung anong tema ng music, kung dramatic, happy, yan, nakalagay din dyan. Kung anong klaseng music. Dito naman sa abila kung anong instrument yung ginamit para sa music. Yan yung mga instrument. Ito kung gaano kahaba naman yung music. Dito naman yan sa pinakadulong na to, dyan nalagay yung attribution required o attribution not required o license required. Para makakuha ng mga free to use music na walang copyright, click mo lang yung attribution not required para libre siya. Ayan, kung makikita mo yung mga music na yan, pag kinlik mo yan, lalabas sa ilalim yan yung kung attribution not required ba siya o free to use ba siya o kailangan ng license niya para magamit mo siya. Yun, nalagay yun dyan. Pwede ka rin mag-search ng mga kanta na gusto mong i-search sa search bar nila. Meron siyang search bar. At pwede ka rin mag-download dito ng mga sound effects para sa mga video mo. Kunyari, mga sound effects, iba't ibang klaseng mga tunog. Tunog ng hayop, tunog ng tao, tunog ng sasakyan. Yan. Basta dyan, hanapin nyo na lang kung anong gusto nyo hanapin. Ng mga music. Marami ka mahanap dyan ng mga pre-to-use music na siguradong hindi maka-copyright yung video mo. And that's our video for today. Sana meron kayong natutunan kahit pa paano. At ako nga pala uli si Jong Ong. Sa mga bago pala sa channel ko, click nyo na yung subscribe button at hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo lagi sa mga bago nating video. Dahil gumagawa ako ng mga video tutorial o video tips para sa mga small YouTuber o sa mga baguhang nag-YouTube ba lang na tulad ko. At pwede ka rin mag-comment dyan sa comment box sa atin. Pwede ka mag-comment dyan kung ano yung mga nais mo malaman o nais mo matutunan para magawa natin ang video. So paano, hanggang dito na lang. Bye-bye!